Good morning, sir. Nasa 11:45 ng umaga. Dito ulit ako, sir, sa may condo 3. Sa may CR, sir. Dito na po nagpipintura si CJ. Pipintarahan din yan, kuya. Si Carlo naman, sir. Yung cabinet dito sa may lababo. Kiniskis na po niya yung mga dating pintura dito para mapinturahan din po. Tsaka yung lababo na dito sa may extension, yung kusina. Pag first coating na dito, sir, ito namang cabinet. Yung pipinturahan mo nila next. Pag first coating na po sila dito, sir, sa may kitchen tsaka sa may sealer. Ito yung pininturahan, sir, ni CJ kanina. Last na ba yan, kuya? Bagay din ako. Ano pala na ako? Ang dito lang yung sena. So, 25. Ah, lahat ng semento? Ah, lahat doon na ng semento. Alas sila lang ang kulay, di ba? Parang hindi na nagbago yung kulay eh. Kiyak-kiyak na lang yung kulay. Maganda naman pag gloss na. Oo nga, hindi nagbago. Natin mahogany. Ano ang tawag ito? Mahogany? Yung brown? Ito. Kasi wala na tayong pintura sa pinto. So kung okay na sa kanya ito na. Ano yung brown? Hindi pa ito. Hindi. Ang tawag nito. Mapul. Yan lang kung pa ito. Yan pa pa. Nagkukulay pa rin. Nagkukulay pa rin.
same pinto na parang bibling sa pinto. So yan yung kulay ng hamba nyo? Wala na lang tayong choco. Ito talaga bibili din lang tayo. Magawin na natin na. So ganyang kulay na din? Oo. Sa honeymoon, ganito ang ginamit natin, di ba? Maple. Hanggang baseboard na yun. Nakakatawa na yung choco brown. Sige na, magiging kulay yung kulay natin. Hamba. Mm-hmm. Saka yung kulay ano? Baseboard. Baseboard. Yan lang, kuya. And dito sa labas naman, sir, dito parang gumagawa sila, Kuya Joseph. Tsaka si Kuya Edwin. Mga ibang kahoy na hindi na po nila ginagamit. And tinanggal na po ni Kuya Joseph na iligpit na rin po niya. Ito na yung bangko, sir, na nilagay nila dito. No. Pero saan na? Eh. Ito na po yung bagong kulay ng dingding natin. So, tapos na ito. Pati itong kisame. Makinis na rin po. So, yung hamba na lang ang ginagawa nila. Pagkatapos yung hamba. Yun sa tagiliyan naman. So, kahoy din po yung hamba natin, pero matibay yan kasi mga yakal. Marami lang nag-cock ng mga pintura. Pag namasilyahan, back to normal na ulit, titibay na ulit siya. So, ito na ang ginagawa ni Edwin. Dito naman po kami, sir, sa condo 1 extension. Dito gumagawa si Kuya Chris po. Okay, tapos na yung pinakakuha niya, ano? Pabatitig beam. Wala dito hanggang doon. So, apat na yan. So, ready na pa maglagay ng parlina na. Parlina na lang? O, na primer na rin siya. So, yung mga damage lang na nabutas ng mga pako nila. Ina-restore ko lang kay Chris na. So, pero after lunch, nakita mo ito, bulok na siya. Ano? Bulok na yan. So, may nakita na ako doon sa bodega. Galing ako doon kanina. So, palitin na natin yan na. Tapos siya, pabili ka ng baygo, no? Pag ginilaw ko ito, naman nang sumbutin, lalabas lahat yan. Ito pa, marami dito. Itatanggalin namin ito. Yan yung dating tinanggal nila Kuya Joseph, ah. Oh, diba? Ibabay din natin yun. Bumalik na naman. So, para mamatay yung kwan. Hindi kita. Namayo na, na. Tapos magdadagdag tayo ng isa pang klaseng may dalawa na. Ito. Dalawa na. Dalawa pa? Yay. Ngayon din to, ah. May langgam na din. Pag nagpalit kami ng pasyabord, yung gato na din, ano. Pa-flashing din kayo? Oo, magpa-flashing din dito. Edi ko lang yung order mo na yun, kuya. Oo, dadagdag na tayo ng tatlo. So, ano? 2, 3. Ngayon, babalutin na rin natin ang hard fix yan pag napalitan ng kahoy. Kaya nung ginawa doon, di ba? So, nakita mo yung ginawa natin dyan sa may... Tawa po ng kundo to.
Oo. Ayos na, wala ng problema, hindi na nabubulok. Kasi nabalot na ng Rodetrex. So ito ang magiging next project ni Chris na. Papalitan, papatuloy lang ito hanggang dito sa may bulok. Papasabay. Copy pa naman ito. Tapos pag nalagyan ng gato yan, titibay na ulit ito. Ah. Okay. Kasi hindi na siya ma-expose sa init at ulan. So, nabulok na ito yan. Ito lang gagawin ni Chris na. Nakita na kita ulit. Okay.